nakaraang 10 buwan ay nakaranas ang Pilipinas ng kung ano-ano. At napakapalad natin dahil nalagpasan natin ang lahat ng krisis ng ating bayan. Maraming natuwa, maraming buhay ang umasenso, at maraming pamilyang nagbago ang buhay. May mga nagsasabi na muli kong naitayo ang ating bayan. Pero meron akong napabayaan. Ang aking pamilya. At dahil dyan, ay nais kong humingi ng tawad sa aking mga anak. Tinanggap ko ang pagiging presidente, hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto ko lamang na muli akong maipagmalaki ng aking mga anak. Gusto ko na pwede nilang sabihin sa buong bansa at maipagmalaki na ako ang nanay nila. Ngayong matapos ang lahat na nangyari sa amin, naisip ko, ang Pilipinas pala, maraming pwedeng maging nanay. Pero ang mga anak ko, ako lang. Ako lang ang pwede nilang kapitan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. At dahil dyan, bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ako, si Ina Montecillo, ay nagbibitiw bilang Pangulo. Inihahabiling ko ang pangangalaga ng buong Pilipinas sa ating Vice-Presidente na si Ren Constantino. Naniniwala ako sa kanyang kakayahan at alam kong magiging mahusay siyang Pangulo sa ating bansa. Dahil naniniwala ako sa kasabihang mas maigi pang magbitiw ng maaga kesa umabot ng dilim. Dahil malas daw. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na maging tanging ina niyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa iyong pag-alis, mag-iwan ng tamis. Huwag na lang baka lamang lalong maging mapait. Dahil ang lahat ang tamis ng kahapon. Kung iiwanan, simula ng nagdaan. Upang yun man lang ang magsimula.